isang bulig. Paano makukuha ang isang bulig? Unang-una po sa lahat, magandang-magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Kumusta po kayo sa mga nasa bahay? Keep safe naman. Pag-uusapan po natin kayo kung paano makukuha ang isang bulig galing sa mayroon. Ang isang bulig makukuha na mo pag pumila ka sa labas. Kumuha ka ng requirements nila para makukuha ang isang bulig. Pag wala kang requirements, hindi ka makukuha. Pati mga senior citizen, pumila doon sa labas. Ang pagkatagal-tagal, may hindi naghintay ng ilang oras para makukuha ng isang bulig. Pero yung sa DSWD, na 5K, nagbahay-bahay sila, kaya nga lang, namili sila. Di ba mga nakalagay doon sa DSWD, sa yung mga poor-resured na poor na sinasabi nila. Unang-una sa lahat, ang nakalagay doon senior citizen, PWD, single parent. Pero dito sa amin, unang-una sa lahat, ang mga senior citizen na baliwala, ang mga PWD na baliwala rin, single parent na baliwala rin. Ang inano nila, yung mga poorest of the poor daw, na walang hanap buhay, walang pinagkakitaan, eh lahat naman tayo apektado, hindi po ba? Lahat apektado, mahirap, mayaman, pantay-pantay, lahat po apektado po tayo sa nangyayaring krisis sa atin ngayon, hindi po ba? Ang inaano nilang poorest of the poor yung bang walang trabaho, simula pagkabata, hanggang paglaki, hanggang pagtanda, wala pa rin trabaho. Yung mga nagiinom sa labas, nagjijismis sa labas, naninigarilyo. Yun po ang nabigyan dito sa amin. Pero yung mga senior citizen, wala. Paano naman po kaya nangyari yun? Mga PWD din, wala. Iilan-ilan, unang-una sa lahat yung naglilista. Yun po dapat naglilista. Namimili sila, inuuna nila mga kamag-anak nila. Dapat po, pantay-pantay, hindi ganun ang pagtingin nila. Kung kinakita nila na bato ang bahay, lalagpas ang tanaw. Kung kinakita nila na may sasakyan ka, hindi ka nabibigyan ng po. Kasi ang inaisip nila, mayroon ka pa namang pinagkakakitaan. Paano po kaya kikita ang isang Uber Grab na ang sasakyan na bawal naman po sa labas, bawal sa kalsada, may kita ka ba? Dapat nga po ang inuuna nila yung mga senior citizen na nagtatax ng buwis. Unang-una sa lahat yung mga OFW. Dapat yung pamilya ng mga binibigyan nila kasi yung mga taxpayer eh. Yung mga tambay ba, nasimbir ba, yung sobra-sobra ba sa hirap, may naitutulong ba sila sa bayan? Ang alam ko po, wala yata silang naitutulong, wala silang nangaembag. Dapat lang po na maghabol ang mga senior citizen. Bakit? Kasi unang-una po siya lahat, ang tagal-tagal nilang nagtrabaho. Wala silang nahihita. Wala pa rin sa SS nila. Hindi pa sila pensioner. Kung pensioner na po sila, bakit pa sila maghahabol ng 8,000 na yan? Sana naman po, mga taga-DSWD, pakinggan niyo po yung hinaing ng mga senior citizen, ng mga taong nagpapakahirap talaga kumita, kumayod sa ibang bansa. Sana naman po, bigyan ninyo ng importansya kasi pare-pareho po tayo na wala tayong hanap buhay sa crisis ngayon. Tapos sabi nyo, balibalitan naman sa mga yung nabigyan ulit, yung uli ang mabibigyan. Sa paano naman po yung mga hindi nabigyan? Paano naman po kami na naapektuhan din? Walang trabaho ang asawa ko, senior citizen. Ako, dating Uber ride Grab driver.
Ngayon, wala na kaming pinagkakitaan. San kami kukuha? Naniniisip nyo? Dating OFW mo ang asawa mo, dapat inuuna yun. Bakit hindi ba nauubos ang pera? Araw-araw ba may pera? Ngayon, sa kakukuha ng pera? Sa kakukuha ng makakain mo? Wala, hindi mo ba? Kaya dapat po pantay-pantay. Unang-una sa lahat yung naglilista, pakiayos naman po yung mga listahan nyo dyan. Lalo na dito sa Barangay 28, namimili kayo eh. Pinagalit nyo ako, pinapainit yung ulo ko. Namimili kayo, lalo na sa mga naglilista dyan. Namimili talaga kayo. Yung mga kakilala nyo, mga kamplos nyo, yun lang mabinibigyan nyo. Paano kami? Lahat, mayroon na sila. Kami, paano naman kami? Wala pa hanggang ngayon. Direk na mga mata namin. Wala pa kayong naibibigay sa amin. Tapos na ang quarantine. Nasaan na? Ang 8K na sinasabi nyo? Tapos sasabihin nyo, hindi na kami makakakuha ng 8K. 5K na lang kasi hindi kami purist of the poor. Anong tawag nyo sa mga ano? Hindi nagtatrabaho dyan, umiinom sila lamang, purist of the poor. Ang lalakas nila, pero sila ang inuuna nyo. Hindi kayo marunong tumingin sa tao. Hindi kayo marunong tumingin sa mga taong naghihirap din kagaya ninyo. Inuuna nyo mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo. Dapat pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman sa panahong krisis ngayon. Huwag kayong mamili. Lahat nahihirapan. Lahat nagsasakripisyo. Kami nga dito eh. Nandito lang sa bahay. Isang beses, isang linggo mamalengke. Samantalang yung mga pasaway sa labas, sila pang mas tinitingnan nyo. Eh kami, sumusunod sa batas, sumusunod sa inyo. Hindi nyo kami tinitingnan. Inuuna nyo yung mga pasaway. Inuuna nyo yung mga maninino, maninigarilyo, mga dismuso, mga dismusa. Yan ang mga inuuna nyo. Dapat ang iniaano ninyo, yung mga taong sumusunod sa inyo. Hindi yung nagpapasaway sa inyo. Tapos isipin nyo, wala kaming karapatang magsalita. Kayo ba ang may karapatan kasi kayo ang may pwesto? Aba, paano naman yung ano namin, diktidad namin? Sabi nga nila, nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Sana naman po, mag-ano kayo. Pumantay kayo sa mga kagaya namin. Hindi porkit nakita niyo ba ito? May sasakyan, mayaman na agad. Ang dali niyong maghusga, base lang sa tinitingnan niyo, base lang sa nakikita niyo. Bakit? Hindi nga kayo pumasok dito sa bahay namin eh. Sabi niyo, babalikan niyo kami. Kailan niyo kami binalikan? Kung hindi pa ako nagre-reklamo dyan, bumalik ba kayo? Nagreklamo ako sa mga ano ninyo. Pinalikan nyo kami, pinasulat nyo kami sa papel. May isang form, wala akong nakita. Hanggang ngayon, wala pa. Ano naman? Pag tinanong ang kapitan, sasabihin hindi niya kayang ipaliwanag. Doon na lang kami pumunta sa DSWD. Ang dami na po, sa totoo lang, ang dami nang nagre-reklamo sa DSWD. Yung mga naglilista, unang-una yung mga naglilista, hindi marunong tumingin. Inuuna niya yung mga kakilala niya. Mga kapamilya niya. Yun lang talaga inuuna nila, yung mga tagalista. May senior citizen nga dito eh. Wala't wala rin, nag-iisa din. Oo, may anak siya sa abroad. Pero, lockdown naman doon, di ba? Lahat lockdown.
pabibigyan mo siya.